Okay, Lodi. Itong antenna to ay CP22A, Lodi. Diamond siya, no? Ang problema sa kanya, nakidlatan. Ayan, kita pa rin yung bakas ng init ng kidlat, Lodi, oh. Talagang nangitim siya dito, banda. Tapos, yung dulo, talagang lumipad, Lodi, oh. Yung dulo niya, oh. Ayan, Lodi, oh. Bakas ng tama ng kidlat, oh. Ayan. Ayan. Ito, nawarak din to, Lodi. Nawarak din yan. Kaboom. Okay, Lodi, binuksan ko na siya kanina. At mamaya, check upin din natin kung anong nangyari sa kanyang quacks, ano. Dinala sa akin to, may quacks, tsaka ayun, kompleto. Basta ito, buo pa sa kanya. Ayan, buo pa. Hanggang doon sa dulo, Lodi. Pero yung maliit na elements niya, talagang lumipad na siya, Lodi. Okay, check natin yung lagay ng kanyang loading coil, Lodi, sa loob. O dito. Ito, Lodi, dito siya naka-locate, ano, ayan, o. Ayan. Pero converted na rin siya, Lodi, nung araw ito siguro. Kasi nakita ko, hindi na siya original. Kasi nag-jumper na sila, eh. Ito, Lodi, oh, naka-jumper na siya, oh. Ayan, yan. Ayan, Lodi, oh, may jumper na siya dito. Kasi umangat yung nandito, oh. Ayan. Ayan ang lagay ng kanyang. Ito, Lodi, pansinin nyo yung kanyang insulator. Yung fiber, ayan, o. Yung fiber na insulator, mapapansin nyo dito, merong parang corroded siya. Ayan. Kung dito ko tinitignan, mapapansin ko na parang nag-spark banda dito, yung kidlat. Nung tinamaan yung tuktok nito ng kidlat, o pumilit na dumaloy yung spark. Ayan, meron siya dito, o, dalawa. Ang gamit niya ang capacitor ay ayan siya, Lodi, oh, 90 kck. Okay, check natin kung tinamaan niyang brown capacitor na yan, Lodi, ah. Kung hindi siya napunde, ibig kong sabihin. Okay, sa mga gantong capacitor, Lodi, dito tayo sa mataas. Ayan, mataas na settings ng multi. Okay. Kunin natin yung positive. Ayan siya, Lodi. Kailangan wala tayong contact sa kanya. Ayan yung positive niya. Okay. Okay pa siya, Lodi. Ayan. Ibaba natin ng konti yung setup natin. Okay, Pop, sa 1K may okay siya, Lodi, may peak naman siya. Tapos sa mga nagtatanong, Lodi, kung mayroon bang continuity ang mga CP22A, dalawang klase yan, Lodi. Yung ayan, sa mga gumagamit ng capacitor na ganito, pag nag X1 ka, halos wala, Lodi. Ayan. Halos wala, pero pagka dito sa continuity, sa pinakamataas na settings, ayan, mayroon siya, Lodi, oh, kaunti lang, bahagya. At meron namang ibang klase ng CP22E na kahit nasa X1 ka na ay mayroon siyang continuity, Lodi. Parang shorted ba na tinatawag. Ganyan, o. Tingnan yung multi-tester, Lodi. Kaya ang ibig sabihin, Lodi, nun, yung mga ibang CP22E, imbis na gumamit sila ng capacitor, naglalagay sila ng bypass dito. Papunta dito. Jumper ba, Lodi? Jumper. Kung alam nyo yung G7, ayan, naka-jumper yon. Kaya shorted type ang G7. Ito, ayan, o. Yung ibang CP22E, may nakita na ako nyan, may na-experience na ako, shorted type. Nung binuksan ko, bakit ganun at shorted, nakita ko, Lodi, na naka-jumper lang dito. Pwede naman yun, Lodi.
at wala siyang bakat na talagang pinalitan, which is original niya, naka-jumper lang. Ayan. Dito banda lodi, ito, tsaka ito, naka-jumper lang siya. Okay? Kaya malino na sana sa inyo lodi na may dalawang klase ng CP22E, may shorted type at mayroong ganito na mababa ang kanyang resistance. Okay, patuloy tayo lodi. Ano pa ba ang pwede nating makita dito sa mga gantong antena na nakidlatan? Swerte pa nga ito lodi, itong antena na to. Swerte pa dahil mayroon pa siyang natira na element. At the same time, halos buo pa yung kanyang loading coil. Ayan o. Nangitim lang yung mga iba. Yung mga ibang nakikidlatan lodi, sa totoo lang, nawawarak lahat yan eh. Sumasabog lahat yan. Hindi pa masyado ito na napuruan. Ito naman lodi ang lagay ng kanyang coaxial cable. Ito lodi o. Yan. Talagang nangitim na rin siya. Ayan. Yung sa pinakagitna, talagang kita mo na may copper wire pa siya o na malinis. Pero bakat na lang yan na pinagputulan eh. Kinat ko yan kanina. Pero yung panlabas, itim na rin. Gaya nito lodi o. Pagka kinaskas mo yan, tanso pa rin yan. Ito. Ayan. Pagka kinaskas mo yan, tanso pa rin. Pero hindi ko ina-advise lodi na itaas pa ito sa o gamitin pa itong coax na to. Baka magpakuha na lang siguro kami ng panibago. Kasi nga po, maitim na. Ayan o. Maitim na rin siya. Okay, sandali lang lodi. Check pa natin. Ayan, yung kanyang mask, okay pa naman. Holder. Radials, buo pa. Ayan. Kaya may pag-asa pa ito lodi na mabuo. Alam problema, mabubuo pa yan. Gagawin pa ng paraan yan. Tapos pala lodi, i-check din natin yung kanyang coax. Ito yung lagay ng coax niya lodi. Oh. Ayan. Okay. Check natin lodi yung kanyang coax. Dali lang ah. Ito siya lodi oh. Binalatan ko rin siya. Talagang itim na itim na. Okay, magdagdag pa tayo ng pagbabalat sa kanya ano. Ayan. Itong coax na to, swerte pa rin dahil buo pa kahit maski pa ano, kahit nagdaan sa kanya ang malakas na strike ng lightning o kidlat, buo pa siya. Ayan, maski pa ano, buo. Yung mga iba kasi talagang napupulbos yan lodi eh. Ito. Maaring nakatanggal yung radio dito nung nakidlatan. Hindi nakakabit yung radio kasi pagka nakakabit, ay ewan ko na lang lodi. Baka pati sa loob magtalsikan ang mga kasangkapan doon. Kasi marami na rin kami nararanasan na ganyan. Yung mga ibang kaibigan namin na dito sa parting Pangasinan, nakikidlatan. Mga G7 naglalaglagan pagka tinamaan siya ng strike. Ayan, ang natitira lang sa taas yung puluhan. Hindi na bago sa akin tulo dito mga nakikidlatan ng mga ganito na dinadala dito. Ayan siya lodi oh, talagang maitim na siya. Ayan. Hala na. Hindi ko na ipapataas ito lodi. Hindi ko na siya i-advise na gamitin tong coax na to. Okay, check pa natin to lodi. Kasi tayo rin masisira sa kliyente natin lodi, sa kaibigan natin pagka ayun oh.
Wala na talaga, Lodi. Manipis na. Kumbaga sa Ilocano, Lodi, agriti room nga talaga ato yan. Ati kastingang klase ti Kuwaks, agriti room at ten. Awanin. Awan pag-asanan. Check natin ito, Lodi. Yung nasilip natin kanina. Alara talaga, Lodi. Ano, tita? Pagkaong? Wala. Wala na. Ubus na. Ubus na, tita. Okay, Lodi. May papakita pa ako sa inyo, Lodi, na karamdaman ng Kuwaks, ano, na although pwede pa namang gamitin, pero kumpara sa akin, Lodi, ito siya, Lodi, oh. Kumpara sa akin, hindi na siya pwedeng gamitin. Pero kung pang samantagal, pwede pa naman. Pero hindi natin pwedeng sabihin na nandun yung quality niya. Ayan, sa mga luces, mga ganyan, sa mga loose signal, hindi na niya kaya makipagsabayan. Okay, Lodi, ito pa yung isang problema ng Kuwaks, ano, ayan, oh. Ayan. Okay, Lodi, ito yung ground natin, di ba? Ayan. Ayan, ito yung ground natin na copper wire o tanso. Ito naman yung insulator sa loob. Yung nakabalot sa positive. Ito. May mga Kuwaks, Lodi, na ganito ang cases. Kaya sinasabi nila pagka umulan, parang humihina. Kasi nga, Lodi, pinapasok na ng tubig yung Kuwaks natin. Ito pa yung isa, Lodi, oh. Check natin, ha. Pag binend natin yan, yan. Yan, Lodi, ang sinasabi ko. Pagka binend natin yung insulator, talagang napuputol. Ayan, oh, hindi na siya silyado. Ayan. Pwede pa naman gamitin to, Lodi. Sampayan. Ayan siya, Lodi, oh. Oh. Ayan, Lodi. Papasukin na ngayon ng tubig yan. Kaya pagka maulan, at konting gasgas lang sa yero yung inyong gaya nito, kung halimbawa at nagasgasan na ganyan, yan, konting gasgas lang yan, Lodi, at nabasa, napasukan ng tubig, ayan, diretso na yan sa radyuhan nyo, papasok kakalat yan, hindi man mapapansin, pero unti-unti, Lodi, gumagapang yung tubig yan. Ayan siya, Lodi, oh. Okay, subukan pa natin, Lodi. Baka ditong portion lang naman ang ganito. Yung kanyang insulator sa positive ay wala na. Ayan, oh. Subukan pa natin magbalat, Lodi. Ingat-ingat sa pagbalat, Lodi. Masakit. Ayan, oh. Talagang kumitab apa o kumitab? Kumitab datoy. Lumaban, kunak-kuma, ato yung Kuwaks. O lumalaban din siya. Ito, Lodi, nararamdaman ko basa-basa pa siya, oh. Ayan.
Okay, Lodi. Ayan. Kinompress natin yung ground niya, ano, para hindi makasagabal. Ito siya, Lodi, oh. Obserba mabuti. Oh, wala na talaga, Lodi. Ayan. Kaya pagka yung mga ibang quacks na nangingitim, kung hindi tinamaan ng kidlat, nangitim na rin sa katagalan. Dahil may load siguro ito nung araw na mataas na output, ginamitan nila ng booster, mga ganyan. Di rin natin alam kung ano yung history ng bawat quacks na ginagamit natin kuminsan. Kasi nga, yung iba, binibili na second hand. Ayan. Di natin alam kung yung pinagbilan natin siya yung una o mayroon pa siyang kinuhanan noon. Kaya yung history ng coax, hindi na natin alam, lalo na kung second hand na nabili natin. Hindi ko naman nilalahat, Lodi, ah. Hindi ko nilalahat. Pero kumpara sa akin, at mura lang naman ang coax, Lodi, which is yung mga pangkaraniwan na RG8 na Swan, okay na rin yun, which is 100 o 110 per meter, okay na rin yun. Kaysa mag second hand ka, kung konti lang naman yung diferensya, doon ka na sa bago. At least alam mo na bago yung binili mong coax. Hindi siya abuso, hindi siya na abuso, at ikaw ang yung unang gagamit. Eto, Paps, o, yan, o. Yan. Okay, Lodi, may tips ako sa inyo sa mga pagbili ng mga gantong coax, ano. Kung hindi nyo, kung hindi maiwasan na wala talaga at mura yung coax na bibilihin ninyo, maski mura yun, huwag nyo rin kalimutan mag-check. Ayan, hindi naman siguro problema sa nagtitinda ng coax kung silipin ninyo kung ano yung lagay ng coax. Maaari dito, Lodi. Ayan. Halimbawa, ayan, oh. Oh. Nasilip nyo, okay. Ayan, Lodi. Huwag kang dumipende sa isang posisyon, Lodi. Ayan. Kumuha rin kayo sa pinakadulo. Gaya nito, Lodi, oh. Ayan. Dito. Ayan, Lodi. Wala na talaga yan. Check natin dito. Ayan, medyo okay pa siya dito, Lodi, oh. Ayan. Tapos, asan ba yung kalagitnaan? Ito, Lodi, yung medyo kalagitnaan. Check natin. Ayan, paitim na siya ng paitim. Ayan, o. Oh. Ayan, gitna yan, Lodi, gitna. Ayan, pagka nangitim na yung coax, Lodi, asahan nyo, dire-diretso na yan. Ayan, o. Oh. Ito yung kalagitnaan, Lodi. Tapos check natin na putulan to. Hindi ko kayo dinidiscourage, Lodi, na bumili ng segunda manong coax. Maging mapanuri kayo, Lodi, sa inyong mga binibili. Ayan, okay pa naman yung kanyang plastic. Ayan, o. Okay pa yung kanyang plastic, hindi pa siya nagbibitak. Pero yung lagay ng copper wire, eh talagang sablay na rin, Lodi. Maitim na. Sabi nga nila, Lodi, pwede pa yan pang samantagal. Pero kumpara sa akin, magbago ka na lang, Paps. Okay, Lodi. Gagawin ko na lang ng panibagong vlog ito kung paano ko ayusin, ano. Ito. Ayan. Kung paano natin dudugtungan to at yung kanyang fishing coil. Ayan. Kung paano.
Okay, Lodi, ito yung tips lamang, ano, magandang buhay po sa inyo lahat dyan. At sa susunod, itong CP22E na nakidlatan. Okay, maraming salamat at magandang buhay. Maraming salamat sa panunod, mga kalodi.